Okay, so now let's go master our dissolution tools. So let's have a problem here. I have prepared different situations for this example. So we have Pam, Tan, and Shine as partners in a partnership having 200,000, 350,000, and 450,000 capital, sharing profits in the ratio of 40%, 30%, and 30% respectively. Okay, on our scenario A, Jana enters the partnership by investing 500,000 for 50% interest. So this is admission by investment. So let's try to use the tool under bonus method and under revaluation method. Okay, so under bonus method, so we have here Pam, Tan, Shine, and Jana. So Taxina Div. So their contributed net asset is 200,000 for Pam, 350,000 for Tan, 450,000 for Shine, and 500,000 for Jana. So that is a total of 1.5 million. Since bonus method will be used, therefore the contributed net asset is equal to the total agreed capital. So this will be 1.5 also. And Jana will be getting 50% interest. So it means that it will share 50%. So ito yung hatian nila dito, that is before is 40, 40, and 30. So what will happen with their old profit and loss sharing ratio? So since 50 na yung kay Jana in the new partnership after her admission, so itong tatlo na ito ay magiging 50% na lang din. Okay? So 1,500,000 times 50%, so 750. Since this is bonus method, the difference will be put in this column. So this is 250. So sobra ng 250 makikredit sa kanya. Therefore, there is a bonus in the direction of old partners to new partner. So this will be a negative 250 total para dito sa ating existing partner. So 250 times 40%, so that's how much? Okay, so 250 times 40%, that is 100. So this is 100. Sorry, this is 30. So we have 250 times 30%. This is 75. And this is also 75. So the new agreed capital for Pam will be 100 na lang. For Tan, we have 275. And for Shine, we have 375. So 100 plus 275 plus 375 plus 750. That is a total of 1,500,000. So that's under bonus method. What if this is to be solved under revaluation method? So under reval, so we have, gawin din natin yung taxina div natin. Taxina div. We have here Pam, Tan, Shine, and Jana. Contribution is 200, 350, 450, and 500. So sabi natin, under evaluation, kung magkano yung ibinigay ni partner, yun din talaga yung makikredit sa kanya. Kasi ina-assume natin na kaya siya nagbigay ng ganun because ayun yung tamang valuation ng partnership assets or partnership net assets na hindi lang alam ng mga partners, kaya hindi nila na-adjust pa yung kanilang capital. So if Jana is to have 50% interest in a partnership wherein it is properly computed that it will only cost her 500,000, so we have 500 divided by 50%, so that is 1 million. So kung 1 million lang dapat ito, may 500 na siya. Okay? So ibig sabihin, dapat 500 lang yung matira dito. So since 1 million ito, so ang gagawin natin diyan, so ang meron tayong negative revaluation na 500,000. Okay? Kasi nga 'di ba? Total nito is 1.5. Kailangan sabi natin 1,000
million lang, okay? So 1.5 pala to. Then sabi natin kailangan maging 1 million. So lalagyan natin ng -500. So ang question is sino-sino ang maapektuhan ng revaluation? Since this is admission of a partner, balik tayo dito sa bola natin. Bago pumasok si Jana, dapat mag-update na. Therefore, ang mabibigyan lang ng effect ng revaluation ay yung tatlo. So yung 500 na na-less na to ay i-divide natin based on their old profit sharing ratio na 40:30:30. Okay? So that will be 200. So ito -200. This will be -150 and -150. Therefore, in this new agreement, so Pamela would have no more capital. Tan will start with 200,000 capital and Shine will have 300,000 capital. So the agreed capital is 1 million. So yun yun. So from 1,500,000 na kinontribute nilang apat, 500 dapat doon ay mawala dahil nga sabi nga natin 1 million lang yung totoong value ng asset based on Jana's investment. Okay? So dahil nga revaluation yan, hindi natin nilagay dito sa column na to, but rather dinidak natin dito. Bakit tatlo lang ulit yung naapektuhan? Kasi nga hindi pa nakakapasok si Jana bago magkaroon ng update. So let's have this second scenario. In the second scenario, Jana enters the partnership by investing 500,000 for 25% interest. So under bonus method, so we have, so this is our computation. We have here 200, 350, 450, and 500. Total contributed net asset is 1,500,000. So since bonus method, ito yung magkapareho sa kanila. So 1.5 million multiplied by 25% is equal to 375. So 375 lang binigay sa kanya despite contributing 500,000. Therefore, she gave a bonus in the amount of 125. So since -125 to, it must be 0 because 1.5 and 1.5 is 0. So dapat meron tayong positive 125 dito. Sa tatlo, nahatiin natin using their old ratio. So we have 125 times 40%, that is 50. Okay? Then this is 37.5. This is 37.5 also. So all are positive. So this will be 250. This will be 387.5. And this is 487.5. So this is now the new capitalization of the partnership. So pagdating naman natin ng revaluation model, okay, so we have here 200, 350, 450, and 500. Total 1.5 million contributed net asset. Sabi natin, si Jana nagbigay ng 500 for 25% interest. Since revaluation, so si Jana yung tama, kailangan mag-adjust ng assets ng partnership. So this is also 500. And that is only for 25%. Ibig sabihin, si Pam, si Tan, at si Shine, na meron dating 40:30:30, maghahati-hati na lang ngayon sa 75% interest ng partnership. So, para malaman natin magkano nga ba talaga ang total partnership capital natin, so we have 500,000 na binigay ni Jana divided by yung interest na binibili niya, 25%. Ibig sabihin, the real amount of the partnership assets is 2 million. So, since dapat 2 million ito, so magkakaroon tayo dito ng positive 500 and that is a positive asset revaluation. So, since admission ulit to, again, hindi makaka-receive si Jana ng share niya sa revaluation. So, ang magkakaroon lang ay yung tatlo. So, 500 times 40, 30, and 30. So, this will be plus 200, plus 150, and plus 150. So, the new partnership capital is 2 million composed of Pamela having 400,000 capital, Tan, 500,000 capital,
and Shine 600,000 capital, and Jana of course 500,000 capital. So no more differences. Okay, so before we proceed to the examples for retirement, so gusto ko lang linawin, paano nga ba yung mangyayari kapag ka nagkaroon tayo ng ganito? So since nagkakaroon tayo ng change in ownership and change in the relationship between the partners, of course, one of the things that will change is the profit and loss ratio. So from the ratio of 40:30:30, since sa bagong partnership, 50% ay mapupunta kay Jana, therefore, in the new partnership, these three, the combination of these three partners, will only share for 50% interest. Therefore, if we will compute for the new partnership ratio, so Pam, Tan, Shine, and Jana, so si Jana meron ng 50% dahil ayun talaga yung binili niya. So si Pam, magkakaroon siya ng 50% ng dati niya, so 20% na lang, so 50% of 40%, so this is 20%, this is 15%, and this is 15% also, for a total of 100%. So this is now their new capital, or that's their new P&L ratio. So for this naman example, so we have Pam, Tan, Shine, and Jana. Jana purchased 25% interest. Therefore, sa kanya na yung 25. At maghahati-hati yung tatlo sa 75%. So, to retain their ownership nung sila-sila pa lang, so we have 40% multiplied by 75%. So, she will share 30% in the new partnership. Tan will share 30% times 75%. So magkakaroon siya ng share na 22.5%, and 22.5% din for Shine. So that is a total of 100%. So ganun natin kinukuha, kasi nga since sa new partnership eto na yung binili, so yung naiiwan dun sa 100%, yun na lang yung paghahatian ng tatlong remaining partners. Now let's go to the same problem but different situation. In this case, this is retirement. So Shine is retiring from the partnership and is to be paid 600,000. So using the bonus method, so we have here Taxina Deep. So we have Pam, Tan, and Shine. Wala na si Jana, hindi, wala nang admission dito. So they have 200, 350, and 450 before. That is a total of 1 million pesos. But then, sabi natin, 600,000 will be received by Shine. So, since hindi naman sinabi kung magkakaroon ba tayo ng asset revaluation, so, less, and nasa bonus tayo ngayon, so, meron siyang positive 150 na tinitreat natin as bonus from the remaining partners. So, ibig sabihin, this is zero. So, 150, magkakaroon tayo dito na negative 150 na total para ito yung maging 0. So, 150 times, so, dati, di ba, we have 40, 30, and 30. Since dalawa lang sila maghahatin, so, pagkukunin lang natin is 40 and 30, which means 40 over 70 and 30 over 70. So, we have 150 times 30 over 70. So, yan. So, i-round off na lang natin sa nearest thousands para hindi tayo mahirap magsulat. Okay. So, we have here 64 and times 3 over 7. Sorry, ito pala yung 64. So, 150 times 4 over 7. That is 86. Okay, so this is 86. So this will be 114. And this will be 286. Okay, so now that Shine will be gone, so box out na lang din natin to, the new partnership capital is 114 and 286 for Pam and Tan respectively, for a total amount of 400,000. That is 1 million minus 600 na binigay natin kay Shine. So under revaluation method naman,
So we have your taxi Nadif. $200, $350, and $450. So this is a total of 1,000,000. If Shine is to be given 600,000, so kung nadagdagan man siya, sabi natin under revaluation, hindi natin dito ilalagay yung nadagdag sa kanya, but rather dito. And ulitin lang natin yung rule pagdating ng revaluation ng retirement. So kung nandyan silang tatlo at aalis ang isa, kailangan bago siya makalabas at magbukas itong partnership nila, kailangan mag-a-update muna sila ng asset values. So ibig sabihin, kung nabigyan si Shine ng 150 and she only shares 30%, okay, so 30% lang yung share niya, ibig sabihin, para malaman natin magkano yung magiging share ng iba, so 150 divided by 0.30, sabihin meron tayong asset revaluation na positive 500. So sa positive 500, 30% yung kanya, kaya meron siyang 150. Tan having the same percentage as Shine, so we'll receive also 150, and then 200 will be received by Pam. So this will be 400,000, and this will be 500,000, a total of 1.5 million including the asset revaluation. But since Shine is already leaving the partnership, so the new partnership capital is 400,000 and 500,000, a total of 900,000 for Pam and Tan respectively. Okay, let's have this D. Shine is retiring from the partnership and is to be paid 300,000. So again, gawin natin yung bonus method. So we have taxi na div. So we have here 200, 350, and 450. Total of 1 million. Shine is only receiving 300 since bonus method ito. The difference will be put in this column as a bonus. So this is a negative 150 kasi from 450 bibigay lang sa kanya ay 300. So meron tayong positive 150 dapat na makuha dito sa difference column. So 150 will be divided among Pam and Tan in the ratio of 40 and 30. So that will be positive 86 and positive 64. So the new partnership capital is 286 and 414, okay, a total of 700,000 for Pam and Tan respectively kasi nga aalis na si Shine. Going to the revaluation portion, so since bumaba yung kay Shine from 450 na capital niya, so ang ibibigay lang sa kanya ay 300. Eh sabi natin under revaluation, kung ano yung nasa agreed nitong aalis or nung darating ay yun, ay yun talaga yung tama. Ibig sabihin, nagkaroon ng difference na 150. And instead of putting that in the difference column, so hindi natin dun ilalagay kasi nga this is revaluation. So kung natanggalan si Shine ng 150, ibig sabihin lahat sila natanggalan. Going back to this concept, diba? Na lahat, bago may umalis, update, or bago may dumagdag, update. So 30% lang ito, ibig sabihin meron tayong negative asset revaluation na 500,000. So from 1 million, so magiging 500,000 na lang yan. Okay, so kanina, tapos na tayo sa admission, revaluation, okay? So, punta naman tayo ngayon dito sa retirement, withdrawal, or death. So, these three are also causes of dissolution. So, syempre, sabi nga natin during the overview of the dissolution, kapag ka may nawala sa partners natin, or may isang nabawa sa partners natin, so, magkakaroon ng change in relationship, magkakaroon ng change in ownership. Therefore, kailangan nating magkaroon ng dissolution process wherein we value kung magkano pa yung magiging capital ni partnership, we value magkano pa yung capital ng bawat partners. So, tinitingnan natin magkano na ba yung magiging bagong profit and loss sharing ratio nila.
Okay, so those are the things that we must consider. So in this video, we will try to practice retirement, withdrawal, and debt. Actually, this is the same with admission, pero imbis na padagdag, binabawas natin. Okay, and also mastering our Taxina Deep tool. Okay, so let's have this. So on your book, we have problem number 17, but I also write it here. So we have DC, C, and D. So they are partners in a DCD partnership. So DC has 40,000 capital, C has 50,000 capital, and D has 30,000 capital. However, D is retiring from the partnership. So ito yung siya yung magre-retire, and she is to be paid 38,000. Okay? So let us see what's the difference between bonus method and revaluation method if retirement na yung pinag-uusapan natin. Okay? So, tingnan natin. So, under bonus method, we will still use the Taxina Deep. So, their contributed net asset is, we have here 40, 50, and 30. So, the total contributed net asset is 120. Okay? So, sabi natin, so, ito yan, lagyan lang natin ng name. We have D, C, C, and D is retiring. Okay? So, sabi natin, D is to be paid 38,000. Ibig sabihin, ang magiging agreed payment sa kanya, agreed capital niya, no, is 38. Therefore, since bonus method ito, sabi natin, whatever is your contributed net asset without the revaluation, kasi nga wala tong revaluation, so 120, ito din yung iyong magiging total agreed capital. Ibig sabihin, sobra ito ng positive 8. So, since siya yung tinatawag natin na retiring partner, pag nagkaroon sa kanya ng positive 8, so, kailangan magkaroon ng total na negative 8 dito para ito ay maging 0. Because 120 minus 120 is equal to 0. So, ang hatian nila ay 4 is to 1 is to 1. Therefore, since dalawa lang naman sila maghahati, so, ang gagamitin nating ratio is 4 is to 1 or 80 is to 20. Okay, so 4 over 5. So, ito yun. So, si 8. Kano yun? Okay, so 8 times 4 over 5 is 6.4. And this is 1.6. So, dahil ito ay positive, dapat ito ay negative para maging 0 dito. So, dahil nabawasan itong si 40. So, 40. Ito, nabawasan natin ng ganito. Ibig sabihin, ang magiging agreed capital na lang niya ay 33.6, if I'm not mistaken. Okay? And then, dito, magiging 50 minus 1.6. So, we have 48.4. Okay. So, pag pinag-add niya yan, so, this 0, carry 1. So, yan ah. Tama na. So, that is a total of 120. So, since aalis na si D, so, iba-box out ko lang siya. Okay? So, alis na siya. Ibig sabihin, kung sino na lang yung natitira, yun na yung magiging bagong capital ni partnership. So, the new capital of the partnership would be this column. So, yung agreement nila, no? Base agreement. So, DC will have 33.6 and C will have 48.4. So, the total capital of the partnership will be, so this is, -100 - 18 = 82. Okay, so this will be 82,000, composing 33,600 for DC and 48,400 for C. Okay, so now let's go. What if it was 38,000 because some of these assets were not properly valued? Ibig sabihin, this increase is not brought by bonus, but rather brought by revaluation. So, balikan lang natin yung ruling natin. So, balikan natin si Dragon Ball. Sabi natin kay Dragon Ball, kung may papasok, update bago papasukin. Kung may lalabas, update bago lalabas. Kumbaga, hindi magbubukas yung bola hanggat hindi nag-update ng value ng property. So, since ito ay palabas, so aalis yung isa natin, bago natin siya paalisin, mag-update na muna tayo. So, ibalik lang natin ang kanilang contributed net asset. So, meron tayo ditong 40, 50, and 30. So, sabi natin, kung
sila ay magkakaroon ng revaluation, dapat lahat ng partners na existing ay mabibigyan. Kasi nga, update muna bago lalabas. So, ibig sabihin, pati yung lalabas, maaapektuhan. Okay? So, kung si D ay bibigyan natin ng 38 at gumagamit tayo halimbawa ng revaluation method, ibig sabihin, yung 8 na difference ay wala dito. Kasi kung dito natin siya ilalagay, that will be bonus. So, ang ilalagay natin dito ay ito. Okay? So, sabihin, 8. So, kung naka-receive siya ng 8, ang kanyang yan. Ang kanyang ratio ay 1 over 6 or 4 is to 1 is to 1. That is 6, di ba? So, 1 over 6. So, kung ang share niya sa revaluation ay positive 8, ibig sabihin, magkano ang share nitong mga to? So, since para sila ng ratio nito, malamang ito positive 8 din. And since ito ay 4 na beses yung laki sa interest nila, ibig sabihin, ito ay may plus 32. Okay? So, wala na tayong difference dito. Ibig sabihin, magkano ang ating total na revaluation. So, our total revaluation, so we have here the 120 dati, at yung total revaluation natin na 48. Okay? So, tingnan natin. So, this is a total of 168. So, this will be 72. This will be 58. And this is 38. So, since aalis na si D, so i-box out na natin siya, hindi na natin siya isasama. The new capital of the partnership, so ito, pag tinotal to, this is also 168, no? So, equal. So, ngayon na umalis na si D, so ang magiging capital na lang natin ay 72 and 58 for a total of 130. Which is 168 and 38 din naman. Okay? So, dalawa na lang magiging partners natin. So, ano ngayon yung isang lesson na matututunan natin dito? Sabi ko nga, we have to master the Toxina Deep. So, hindi enough na isang sample lang mabigay natin ngayon. And also, kailangan meron akong linawin na isang bagay. So, since ito, in this case, so, from 4 is to 1 is to 1, magiging, matatanggal na itong si 1 over 6. Ibig sabihin, 4 is to 1 na lang. So, the new ratio will be 4 is to 1, so this will be 4 pip and 1 pip. Okay, so this will be 150 divided by 0.30. So, 500 nga yung ating revaluation na pabawas. So, this is also 150 and this is negative 200. So, ito wala na, then ito magkakaroon ng 200. So, since man tayo negative, ito pala tayo, negative 500, okay? So, ibig sabihin, 500 na lang talagang matitira dito, which is actually the same with this. Kaya lang, since Shine is already leaving the partnership, wala na to. So, the new partnership capital is 200,000, which is under Tan's capital account. So, that is our Toxina Deep, which is useful for both bonus method and revaluation method. So, I hope you learned something, guys.